Hi guys, welcome back to another vlog. In this vlog, I'm going to answer all your Boracay related questions na sinend niyo sa Facebook and Instagram ko. Last first week of February, nag-Boracay tayo guys, no? And gumawa tayo ng Q&A vlog doon sa Boracay. If you remember, nandun tayo sa tapat ng Henan Crystal and na-upload ko na rin yung vlog na yon. I-share natin yung thumbnail dito and ililink natin sa video suggestions para kung hindi nyo pa napapanood yon, panoorin nyo muna yun guys bago itong vlog na to. So itong vlog na to is na-continue kasi after kong mag-film doon sa Boracay ng Q&A vlog, marami pang nag-send ng mga questions sa Facebook and Instagram. So, sabi ko, gawa ako ng part 2 para naman masagot ko rin sa vlog kung ano pa yung mga sinend na questions ninyo. So, if you want to know more, please keep on watching. So, first question sa Instagram from Maria Cynthia _, did you see yourself vlogging? Well, nung una talaga na nagta-travel ako, hindi ko talaga naisip na mag-vlog. As in, wala talagang, nasagot ko na ba to? Or may nagtanong na rin doon sa Q&A part 1 natin. Hindi ko talaga nakita yung sarili ko na nagba-vlog, guys. It just so happened na nakita ko yung mga ibang travel vloggers din and ibang mga vloggers na nag-upload sa YouTube. Tapos nakikita ko yung mga travels nila na nadodocument nila. So, talagang na-inspire ako sa kanila. And sabi ko, itry ko nga kasi mahilig naman talaga ako mag-travel. Ang dami ko na rin napuntahan. Hindi naman sa pagmamalaki, no? Pero mahilig lang talaga ako mag-travel and nakapunta na rin ako sa iba't ibang lugar dito sa Philippines and sa iba't ibang countries din. So, sabi ko, mas maganda kasi na may documentation ako ng mga travels ko through the videos para every time na babalikan ko siya kasi mahilig ako mag-reminisce ng mga travels ko eh. Ang ginagawa ko, binabalikan ko yung Instagram ko or meron kasi kung hard drive, tinitignan ko dun yung mga pictures ko, ganyan. And sabi ko sa sarili ko, mas maganda yata na video naman yung balikan natin. So why not? I-try natin mag-vlog. So nung nag-try ako mag-vlog and maganda naman yung kinalabasan for me kasi ang ganda nung nababalikan ko siya. Tapos ang ganda rin yung naging feedback ninyo. So tinuloy-tuloy ko na siya. Question from Chris _K218. Will you try Henan's the next Boracay vlog mo and do some room tour? Yes. I will try Henan sa aking next Boracay vlog. As mentioned in my vlog sa Ayala Vermosa with my cousins, no, magboboracay kami this April sa Holy Week and magsistay kami sa Henan Garden, guys. So, magbablog tayo ng hotel and room tour. Abangan! Next question from May.SDJ. Ano po requirements papundang Boracay? Hi May, meron akong ginawang requirements na updated as of Feb 1, 2022 na sa YouTube channel ko lang. Hanapin mo lang yan, girl. Thank you so much. From Levintology. Wait lang. Kasi yung aking alaga ay may nginangat-ngat dito sa ano. Quiet ka lang, ha? Okay. Sir JM, ilang araw po from the date of your departure pwedeng mag-request ng QR code? So as discussed in my previous vlogs, 3 days prior to your flight, pwede kayong mag-apply ng QR code sa Tourist Boracay. Question from Carol Rigor. Hotel po na strong and stable wifi connection para makapag-work remotely. Thank you. Carol, ang na-experience ko pa lang talaga na nag-work from home ako at ginamit ko yung wifi ng hotel is sa Belmont Hotel Boracay. Sobrang strong ng wifi na nakakapag-Teams call ako kasi ginagamit namin is Microsoft Teams and nakakapag-video call ako sa mga messenger, ganyan. Malakas ang wifi ng Belmont. Pero dito along sa stations 1 to 3, hindi ko pa talaga na-try. Though yung short time station 1, meron silang wifi pero hindi ako masyadong nag-rely doon nung nag-work from home ako. Gamit ko yung Globe na mobile data ko and mabilis naman. Nakakapag-call din ako sa messenger and sa Microsoft Teams. Sabi ni Nicole Lee.N, bakit mo ginagawang kiyapo ang Boracay? Haha, M's lang. Oo nga, no, dami nagsasabi niya, no, bakit daw ginagawa natin Quiapo or Divisoria ang Boracay? Well, kasi naman, favorite ko talaga siya, guys, alam niyo yan. I really like the feeling na nasa harap ng dagat and daamoy mo yung dagat, nakikita mo yung ganda ng dagat, yung sunset, nakakapag-swimming ka sa magandang dagat. I super love that feeling, guys, as in, priceless talaga. Kaya, pinipilit ko talaga makapunta ng Boracay ng maraming beses kasi ang sarap talaga sa feeling, guys. Question from Ty Fox Graffy. Tama ba? Best time to go to Boracay, yung lumot season. Hehe, thank you. Baka ang minya dito yung hindi lumot season. Well, sa experience ko guys, June to October na mga punta ko, walang mga lumot. Pero yung mga punta ko ng December, January, Feb, yan, may mga nakita akong lumot dyan.
Question from I. Marian. Magkano po ang pinakamulang budget for Boracay travel? Thanks po. Depende talaga yan sa spending mo. Pero kung budgetarian talaga, and as in, magtitipid sa lahat ng bagay, siguro yung flight, kung makakakuha ka ng 2,000 round trip, pwede na yon. Tapos sa hotel, for example, sa 4 days and 3 nights, kagaya nung pinag-stayan ko sa short time, 1,000 pesos per night lang yon. So, 3,000 for the whole stay. So, hotel and flight, 5,000 pesos. Ngayon, sa transportation naman, pwede ka mag-alat ng siguro mga 800 pesos round trip from Katiklan to Boracay. DIY yun, no? So, that's 5,800. Tapos, syempre, yung transportation mo from your home to Naiya and vice versa, nagde-depend na yun. So, kumpitin mo na lang. And, yung kakainin mo, syempre, marami namang budget, restaurants, and places sa Boracay, no? Like, nasa 50 to 100 pesos per meal. So, sabihin na natin, 300 pesos yan per day. Sa 4 days, 1,200. So, 5,800 plus 1,200 is 7,000. So, mga nasa ganyan, guys, for a budget or DIY trip. Next question from Roy Velasco. Most favorite food restaurant in the island? Oh my God! Ang hirap sagutin nito, guys, kasi ang dami ko talagang nakainan na masasarap. Sorry, Roy, ang hirap sagutin kasi ang dami ko talagang mga gustong restaurants and cafes sa Boracay. Question from Pink Jelly. Hello, JM. Just want to know the requirements will be coming from Metro Manila, TY. Hi, Pink Jelly. As answered kanina, meron akong ginawang Boracay Travel Requirements Vlog updated as of Feb 2022. So, hanap pinyo na lang yon sa aking channel. Pink Jelly, madaming tao ngayon. Nung time na nagpunta ako, hindi pa masyado. Pero ngayon, no, last week of February, siguro marami ng tao ngayon kasi medyo nagluwag na yung restrictions, di ba? Question from Yvonne Jebel. What is your latest budget po sa Boracay for a solo backpacker? Yun, I think nasagot ko naman na, no, nasa around 7,000. Budget DIY. Question from Men Gabriel. Henan Regency Dinner Buffet or Henan Crystal Dinner Buffet? Wow! Ito, nasagot ko na yata to sa mga comments, no, sa YouTube. Maraming nagtatanong nito kasi meron akong dalawang vlogs, no, kung di nyo pa napapanood yun. Meron tayong vlog sa Henan Crystal, yung Sapphire Restaurant, and meron tayong vlog sa Henan Regency, yung Sea Breeze Cafe. So, I love them both. Gusto ko yung mga selections pareho. Pero ang nag-stand out kasi talaga sa akin is yung steak nung Henan Regency. If you would ask me kung ano ang mas bet ko, sa Henan Regency ako kasi mas nagustuhan ko talaga yung steak. Although, sa quality ng food, parehong masasarap talaga. Next question from Rachel Nacario. What's your work po, kuya? Kasi sa video mo, mga napapanood ko ay nasa gala ka. Keep safe. Actually, nasagot ko to sa Boracay Q&A part 1, no? Yung work ko. And ang usual na upload ko kasi palagi is travel vlog, no? So, akala nyo lang, lagi talaga akong nasa layasan or nasa galaan. Pero hindi talaga yun ang talagang routine ko, guys. Kasi meron akong corporate job. So, Monday to Friday, nagsistay lang ako sa office or naka-work from home lang ako. And yung mga travel vlogs na ginagawa natin, usually ginagawa natin yan ng weekends or holidays, no? Dinudugtong natin yan lalo kapag may holidays or weekends, dyan lang tayo nagva-vlog. So, akala nyo lang, lagi talaga akong nasa labas kasi ina-upload ko lagi is yung mga travel vlogs. So, siguro sa susunod, magsingit tayo ng mga a day in the life vlog, no? Para ma-update din kayo sa mga ginagawa nating mga gawain sa araw-araw. Gusto nyo ba yun, guys? Ayun. So, I hope that answers your question, Rachel. It's Lorraine De Brojo. Why traveling? I don't know. Kasi, when I started traveling, alam mo yung tinatawag nilang travel bug. Pag nakagat ka daw ng travel bug, so parang tuloy-tuloy na siya. Parang yung nangyari sa akin na nakagat ako ng travel bug. Kasi, nung mga first few travels ko, ang sarap pa niya mag-travel, no? Ang sarap sa feeling na nakakapunta ka sa ibang places and nakakakain ka ng mga iba't ibang pagkain na masasarap na hindi mo usual na nakakain on your daily life. Tapos, yung mga sceneries na magaganda na madiscover mo, ang dami palang magagandang mga sceneries dito sa Philippines. Napakaswerte pala natin dahil dito sa bansa natin, napakadami talaga mga tourist destinations and talaga namang world class, diba? Kaya might as well, itake na natin yung opportunity kasi yung mga ibang bansa, hindi ko naman sinasabing wala naman silang mga tourist spots. Siyempre, iba-iba naman yan, pero tingin ko talaga, napakaganda talaga ng mga tourist destinations natin dito sa Philippines. Although, ang sarap din sa feeling na nakakapunta ng mga ibang countries, guys. Kasi, siguro sa mga iba dyan na nakaranas na rin makapag out of the country travel,
alam niyo yung experience, no, na ang sarap na may ibang culture kang nakikita, yung pagkain ibang-iba sa Pilipinas, yung salita wala kang maiintindihan. Ang sarap sa feeling, guys, na ganun. And the best talaga yung solo travel tapos international. Grabe, guys, parang you're going to liberate yourself and talagang lalabas ka out of your comfort zone. Super the best talaga. So I hope that answers your question. Secret fangirl, need pa po ba ng Vax Cert PH certificate or pwede na yung Vax card? Yes, pwede na yung Vax card. Ina-accept na nila yung Vax card. Question from Jeremiah Bon. Alert level 2, is RT-PCR still required po? Thank you in advance, Sir JM. Sa ngayon, hindi na kailangan ng RT-PCR for fully vaccinated. If unvaccinated or partially vaccinated, doon lang mangangailangan ng RT-PCR test requirement. Question from Mia Quetua, may new requirements ba for traveling to Boracay? Yes, meron akong ginawang vlog again. Updated yon as of Feb 2022. Nasa YouTube channel ko na. Question from Emil Milan _ best station to stay, upload ka vlog JM. Ay, namiss mo yung vlog, thank you so much. Best station to stay, depende kasi yan sa bet mo, kagaya ng mga nadidiscuss ko sa mga previous vlogs. Kung gusto mo ng tahimik talaga and private-ish area, go for station 1. Kung gusto mo naman ng very strategic location and convenience, station 2 talaga. And kung gusto mo naman ng medyo mula-mulang mga homestays and accommodation, marami din sa station 2. Question from Awid06. Is there a place, hotel/restaurant in Boracay that you haven't been to and wish to try on your next trip? Sa hotel muna, no. I really wanted to try Henan Hotel. I want to experience either Crystal or Palm kasi nasa station 2 siya. Gusto ko din naman yung Henan Prime kaso sa station 1 na kasi siya. So, pag sa hotel, gusto ko talaga ma-experience yung Crystal or Palm. So, hopefully soon. Sa restaurant naman na I haven't been to, ang gusto kong matry is yung restaurant ng Shangri-La. Kasi, yung isang viewer na nakilala ko, si Jericho, ano, yung nakasama ko sa breakfast sa Henan Crystal, sinuggest niya na puntahan daw yung restaurant sa Shangri-La kasi sobrang sarap daw ng pagkain. And, the best din daw yung pizza nila doon, like sa Four Cheese Pizza ng Two Seasons. So, that's one restaurant na I really want to try sa next visit ko. Question from I'm Aiza LPDP. Hi JM, when is the best time to visit Boracay with kids aside from this coming summer? So for me, ang best time talaga based on my experience lang to, guys, ha, is yung June na pumunta ako nung nag-solo travel ako nung birthday ko. Siguro sa mga regular na sa channel na to, napanood nyo na yon, pero sa mga bago pa lang sa channel na to, puntahan nyo yung Boracay vlog ko ng June 2021, guys. Makikita nyo talaga yung scenery, yung weather, sobrang perfect talaga. Sa akin, guys, based on experience lang talaga, ha, kasi maaling mag-iba yung weather this June 2022, depende naman yan. June yung pinaka-favorite ko talaga sa lahat. Okay, last but not the least question from Matt Villar. What are the best spots for getting high-speed Wi-Fi signals in the island, cafes, restos, area? Nako, ito hindi ko pa na-try kasi ano, Wi-Fi ang usapan, no? Pero may ginawa akong vlog na internet speed test in Boracay. Ang ginamit ko doon is yung mobile data ko ng Smart and Globe. Yun, baka pwede mong panoorin yon para magka-idea ka kung saan mabibilis yung internet sa stations 1, 2, and 3. Alright, so that is it, guys. Nasagot ko na lahat ng mga sinend yung question sa aking Instagram and Facebook account. Maraming salamat, guys, sa pag-participate dito sa Q&A vlog natin. And sana, nasagot ko talaga ng maayos lahat ng mga tanong ninyo. So kung meron man kayong mga tanong pa aside sa mga questions na na-share natin kanina, pwede nyo yan ilagay sa comment section below or you may DM me on my social media accounts. It's JM Banquicio on Facebook and JM's Journey 24 on Instagram. So that is it, guys, for this vlog. If you like this video, please give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye!